Hi guys, this is Kat again and welcome back to my channel. So for today's video, meron naman tayo bagong Shopee na bagong dating. So, ipa-product review din natin to ulit. So, pero i-unbox muna natin kung anong laman niya. In-order ko to last week. Ang tagal ko rin hinintay to. Yan, ito yung ano eh, pang gamit to, pang vlog naman. Para okay na yung mga road shots natin. Yan. Yan. Tignan na natin. Nakikita niyo ba? Ay! 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 Oh! Yan. Ito, actually, tinanong ko lang dun sa isa kong kakilala na biker. Kasi meron din siya mga videos na habang nagbabike, tas sabi ko, Kuya, ano pong gamit mo na ano, pang video, sabi ko. Tapos sabi niya, phone lang. Tapos sabi ko, ano pong gamit mo na camera mount, sabi ko. Meron daw siyang chest mount. Tapos ito yon. Tapos, ano ito ilagay? Nagalawan ako, i-figure out ko muna kung paano ito gawin. Tapos yon, tinanong ko kung pwede ko hingin yung link gano'n. Tapos yun, sinend niya yung link. So yan, wait lang, i-figure out ko lang kung paano ito gawin na. So, ayun guys, nasuot na natin. Ganyan siya. Sana, ano ah. Baka nagtataka kayo, naka-uniform pa ako kasi kakagaling ko galing work. Eh, alam niyo naman, excited ako. Kada may Shopee. Kaya, ayan, finilm ko na din. Wala nang bis-bis. Diretso na. Nung nakita ko sa may ibabaw ng cabinet ko. Ayan. Sana ano to? Sana, sana hindi delikado sa phone. Kasi pang phone to eh. Phone mount. So, itatry ko. Gagawin naman natin to ng product review eh. Yan, mukha naman siyang stable. Yan, kahit mauga. Yan, hindi siya, ayun no, kahit uga-ugain ko, hindi naman siya na, yan. Hindi siya na uuga. I mean, hindi, parang hindi mahuhulog yung, yan, hindi may huhulog yung cellphone. Problema ko lang dito niyan, ito medyo parang nagmo-move siya. Yan, yun na. Thank you for watching. Continue natin to yung review natin. Bye! Hi guys, it's me again, Kat. So for today's video, ito na, magpa-product review na tayo. So hopefully hindi umulan kasi medyo makulimlim. Pakita ko sa inyo. Ayan. Medyo makulimlim, so sana hindi umulan kasi mag-afternoon ride kami ng kuya ko na pinsan ko. Yeah, so see you sa ride. Tingnan natin. Let's ride this kung stable ba. Dito hinigpitan ko na siya medyo. So yan, see you! And guys, hopefully maayos yung shot, diba? Ito na yung pinaka-review natin. Nandito nga pala kami sa daan ng NCC. Yan. So ayun guys, kaka-uwi ko, galing ride, and update dun sa dito sa chest mount. Medyo chinek ko yung mga shoot niya. Medyo hindi nakikita yung gusto mong makita sa daan. So bukas itatry kong i-adjust. Pero i-insert ko pa rin yung shoot ngayong araw. Makikita niyo na grabe. Handlebar lang yung nakikita. Pero bukas itatry kong i-adjust kung makikita yung buong daan na. Kasi grabe, daan, handlebar lang yung nakikita. Sobrang disappointed ako. Pero yun, try ko na lang na i-adjust to. Itataas ko na lang siguro ng ganito kataas. Hindi ko kasi alam kung ganyan ba siya dapat o ganito. So siguro itry ko i-adjust ng ganito siya kataas. Baka mali naman pala ako. Dapat pala hanggang ganito talaga. So yan, try ko i-adjust tomorrow. Update ko kayo. Hindi pa tapos tong review natin. Grabe. So,
So yan, see you. Baka magsha-short ride lang ulit kami bukas ni Kuya. Kasi every hapon lang naman. Every Sunday, dun yung long ride ko. So yan, see you again tomorrow. So ayan guys, so for today's video, itatry ko tong chest mount. Kasi nung first natin ginamit, super fail niya. As in yung nakita lang sa footage ko, puro handlebar. So ngayon, in-adjust ko siya. Tinaas ko siyang konti. Baka sakaling umayos na siya. So, try natin mamaya. Tignan natin, no? Bye! So, ayun guys. Nandun na daw si Joe sa Iglesia ni Cristo. Tignan natin. Punta na natin siya. Sana maganda na yung footage ng camera ko ngayon. Grabe, may aso pala dito. What the fuck? Dito lang yun sa amin, malapit eh. Yung bahay kasi namin malapit sa main road. Konting labas lang. Sa mismong town kasi kami ng Kapas eh. Kapas town. Sana okay talaga yung footage ng camera ko. Titignan mo niyan pag stop natin dito. So, ayan guys, update dito sa chest mount natin. Guys, hindi ako happy. Na-stress lang akong gamitin siya kasi 'di ba chest mount. So, supposed to be ganyan siya, 'di ba? Or lower than ganyan dapat. Pero pag ganyan, ang makikita lang puro handlebar. So, ang nangyari sa akin, hinigpitan ko siya. Ito yung pinakamahigpit niya. Tapos dito ko nilalagay. Above the chest mount to, hindi siya chest mount. So yan, tignan nyo yung footage ko nung dito banda, pakita ko, insert ko dito, makikita nyo dyan na grabe, yung nakikita puro handlebar na lang, makikita nyo yan, dyan sa footage ko na to, puro handlebar lang. Pero nung tinaas ko siya, yung ganito siya kataas, yan, nung pauwi na kami, nakita, doon ko siya napansin na ganun. Sayang nga yung footage na yung only uphill namin, tignan nyo na lang din. May only uphill kami na, pero puro handlebar lang nakikita talaga. So, dapat talaga, ganyan siya kataas dito. So, ang gagawin ko dito, itatahi ko na lang siyang ganyan. Medyo uncomfortable, pero tiyaga lang tayo kasi para sa vlog. Yan. So, yan, dapat ganito siya kataas para makita nyo yung footage na maganda. Dapat ganito siya kataas. Insert ko na lang yung footage dito. Yan, dapat ganyan siya para makita niyo yung buong footage na kitay buong daan yan. Pag mababa siya, grabe, puro handlebar na lang. Second time ko na to actually na-review. Yung first ko na-review, yun din, tinry ko siya. Yung first ko na trial, yun din, puro handlebar as in. Yung ngayon naman, nung medyo gumitna na siya, medyo may handlebar na may konting daan. Ngayon, tapos nung tinaas ko, yun, nakikita na yung daan. Ganun siya, guys. So, yan. Tsaga lang sa paggamit nito. Hindi ko alam kung meron pa tong parang adapter para mas maganda siya. Hindi ko sure kung may adapter pang nabibili para dito. Itatanong ko dun sa pinagtanungan ko kung paano nila ginamit to. Kasi nakita ko yung footage nila, maayos naman. Ba't yung sa akin ang pahit? Additional pa pala guys, ang problema dito, pag medyo may bako, alam mo, umaalog siya. Gumaganyan-ganyan siya. Tapos, pati to, medyo nagmo-move to, kaya dapat sobrang higpit niya. Pero pagka may phone na siya, medyo mabigat, tapos nagmo-move siya. So watch out na lang, kailangan niyo siyang isagad na ganyan para makita talaga yung buong daan. Dapat nakasagad siyang ganyan. Kasi pag hindi siya nakasagad, makikita niyo tong footage na to, insert ko ulit. Pag ganyan siya, pagka ganito niyo, pag hindi niya siya ganito nilagay, makikita niyo ito, handlebar ulit and konting daan. Ganun lang ulit nakikita. So dapat nakasagad siyang ganyan. Kasi pag nag-bounce to, gaganyan siya. Yun. Medyo stressing gamitin, tapos medyo prone pa mahulog. Pero yung sa higpit naman, masasabi ko naman yung sa higpit nito as in, mahigpit siya, hindi siya, parang hindi madaling mahulog yung phone nyo. Yun lang ang problema ko dito, yung pag mauga-uga, malubak, nagbabounce siya. So kung,
Kung expensive yung phone nyo, feeling ko wag yun na lang isugal yung phone nyo dito. Wag yun na lang isugal yung phone nyo. Gamitin nyo na lang siguro yung mga phone na, alam mo, yung pwedeng mabagsak-bagsak. So yun na, doon na nag-e-end tong vlog natin so for today. Thank you for watching again. I love you guys. So don't forget to like, comment, and subscribe. Love you all. Bye.